Right now, no, talagang the situation is very fluid. So what we've been doing is really monitor the situation of our employees and even of the industry mismo, so we can make the necessary changes. Nakararanas ng kakulangan sa mga tauhan ang Cebu Pacific Airline matapos isailalim sa quarantine ang ilan nitong empleyado kasabay ng muling pagdami ng mga nahahawa ng COVID-19. Bunsod nito, kinailangang magkansila ng naturang airline ng ilang domestic flights na nakatakdang bumiyahe hanggang January 10. Kabilang dito ang ilang flights sa Katiklan para sa mga pupunta ng Boracay, Cebu, Puerto Princesa, Cagayan de Oro, Davao, Cagayan at Tacloban. We are doing all we can to avoid the last minute cancellations as much as possible. Right now, until January 10 pa lang din siya, pero hindi talaga natin masasabi kung magkakaroon pa ng mga pagbabago in the coming days, no? So we advise that our passengers to keep just be on standby also for our announcements. Inililipat naman ang mga apektadong pasahero sa ibang flights ng Cebu Pacific na nakaschedule sa parehong araw. Pinapipili rin ang mga ito kung nais na lang i-rebook o bumiyahe sa ibang flight schedule nang walang bayad, ilagay sa travel fund ang halaga ng kanilang ticket upang gamitin sa mga susunod na biyahe, o i-refund o kunin na lang ang naibayad ng pasahero na ipoproseso at makukuha sa loob ng itinakdang mga araw ng airline company. Binibigay rin ang mga pangunahing airlines ang mga option na ito sa mga pasahero na kusang nagpapakansila ng kanilang confirmed flights. Dumarami rin kasi ang mga pasahero na nais ipagpaliban muna ang kanilang biyahe dahil sa pagkahawa sa COVID-19, habang ang iba ay nais na rin makaiwas sa banta ng sakit. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Philippine Airlines, sinabi nito na nakatatanggap din sila ng mga request mula sa mga pasahero na nais i-rebook o kanselahin ang kanilang flights. Ilang tauhan din nila ang naapektuhan ng COVID-19 infection. Ngunit sa ngayon ay wala pang kanseladong domestic flights ang PAL maging ang AirAsia. May ilan din sa amin na nakaranas ng sintomas, nag-undergo ng quarantine, and may ilan na nagkaroon ng COVID. But it's not, the number is not significant to affect our operations. Samantala, napilitan namang kansilahin ng mga airline company sa Pilipinas ang mga flight nito patungong Hong Kong hanggang January 21. Ito ay matapos pansamantalang hindi payagan ng Hong Kong government ang incoming international flights mula sa walong bansa kabilang ang Pilipinas dahil na rin sa COVID-19 transmission. Pinapayuhan ng mga pamunuan ng mga airline company ang mga pasahero na ugaliing tingnan ang estado ng kanilang biyahe maging ang mga requirements ng mga lokal na pamahalaan na kanilang pupuntahan. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.